جيت مولان جيت. Oh my. Hi, ako nga pala si Dennis, isang landscape o nature photographer. Ultimate dream ko ang mapuntahan at mapicturan ang mga magagandang lugar dito sa Pilipinas. Para magawa ito, nag-decide kami ni Celine, misis ko, na bumuo ng isang home on the road. Kaya tara, samahan nyo kaming maglibot, mag-adventure, at mag-landscape photography sakay ni Eli the Camper Van. Ganda naman dito. So nasa Buena Vista na tayo. Dito pa rin sa, ano ba to? Legazpi na yata to eh. So papunta kasi tayo sa Manito para picturean yung nag-asa boiling lake. So dahil 1:30 na, hanap kami ng spot. At ito yung nakita natin. Meron tayo ditong spot na nadaan na nakita si Mayon. Hold on. Tatago siya. So hanap tayo dito. Ayan, may lilim dun oh. Pwede tayo dun. U-turn na lang ako. Then tanghalian tayo bago tayo pumunta sa nag-aso boiling lake. Hanggang ngayon pinagtataguan tayo ni Mayon. Hindi ko sure kung bakit kulay mud yung shore dito. Anyway, good spot pa rin para magtanghalian tayo. So di tayo magluluto ngayon kasi may natira tayo ng isang araw. So dito, makikita nyo. Maliit naming rice cooker. Yun namin iniinit yung aming kanin. So powered by 12 volts siya. Tapos nandito rin yung aming steamer. Dito namin iniinit yung aming ulam. Although ito, 220 volts pa rin siya. Pati na may inverter kami dito sa baba. Yan. So yan, waiting na lang tayo. Ano sa tingin mo babe? Hintayin kaya natin yung Mayon dito. Ang magandang lugar eh. May foreground si Mayon. Edi, punta muna tayo ng nag-aso, tapos balik na lang tayo ng pang-sunset. Ah, pwede. Ano? Ito nga, kaysa mag-antay tayo dito naman. Sabagay. Tama. Galing mo ah. Okay, syempre. Natuto sa favorite mong YouTuber. Oh. Anong oras na ba? 1:42. So, 1:42, pwede tayong pumunta sa nag-aso boiling lake. Total, ilang minuto na lang dito yun eh. 30 minutes na lang. 30 minutes. So, pwede tayong magpabalik-balik papunta dito sa Buena Vista. So, mula Sorsogon, ito yung sa tingin kong pinakamalapit na kitang-kita si Mayon. So, ang naisip kong composition, simpleng-simple dito. Sana maging magandang sunset mamaya. Subject, nandito si Mayon. Then, itong mahabang parang walkway, pwedeng leading line, then foreground. Papunta dun sa mga bangka na yon. Let's eat! Let's eat! Our ulam for today. Takwa. Fish tofu. Tapos, ano nga to? Chop suey. Chop suey. Nice. Dito, di ba? Cute nung rice cooker namin. Saktong-sakto. Saktong-sakto. Matipid din sa electricity kaysa yung rice cooker. Talaga. Yun. Kain! Punta na tayo sa nag-aso boiling lake. And ano maganda sunset dito mamaya. Check natin. Let's go! Tayo sa nag-aso boiling lake. At yun nga, nauna na agad si Celine kasi napansin niya daming puno dun sa paligid. So sana maraming ibon dito. Tignan din natin kung anong meron dito na pwede nating i-shoot. Ngayon ay 3:25 PM na. So tignan natin kung mag-i-enjoy tayo dito sa lugar na to. Music.
Okay. So, ang liit lang pala ng area na pwede nating pagtayuan dito. Buti hindi ganun karaming turista. Mainit yung tubig. Pero wala masyadong usok. Kailan kaya maraming usok dito? Parang may nabasa ako sa internet na pagkatapos ng ulan. Eh, hindi na masyado umuulan ngayong araw. First composition natin, kung ano lang yung makakaya natin dito sa napakaliit na area na to. So, ginamit ko itong mga bato dito, as usual, for foreground. Para hindi naman diretsyong-diretso, kung ano man yung nandun sa malayo, sa mga puno, unting bato, hindi naman diretso doon yung image natin. So, nagdagdag ako ng element dito. Nararamdaman ko yung init nung, ano, nung tubig sumasama dun sa hangin dito. Siguro dahil mainit din kanina, kaya wala masyadong usok dun sa lake. So for the first composition natin, kung sa foreground natin may bato dito, sa background merong mga puno, wala siyang dahon. So sana mag-stand out siya sa post-process. Tatry natin mag-stand out siya. Sana medyo lumitaw pa yung araw kahit papaano para maliwanagan tong background natin. So yun, simpleng image. Then hanap pa tayong isa pa. Enjoy this one, guys. Wait, lumitaw na yung araw, oh. Yan, oh. Nasa likod. So, ang ganda kasi naliliwanagan yung mga subject natin, yung foreground. Tapos sa sky natin, ang dark. So, ang ganda ng epekto niya. Mas nabuhay yung, ano, yung image na to para sa akin. Nadagdagan ng layers yung image. Astig. Yan lang. Kuhanan ko naman dito. Sana hindi mag-overexpose to. Nice, nice. Oop! Umuulan! Wait lang, di pa po tapos. Wait! Umuulan, shit! Astig! Oh my! May mababasa ba? Kaya naman siguro ng pang video ko. Ayan, ito na talaga. Enjoy this one, guys. So, lililim muna kami. Ayan na, yun na yung ulan. Sino ngayon ang basang sisi ko? Kakasabi ko lang na umaraw tapos biglang umulan. Okay, ilay muna tayo habang nagpapatila. Then silipin ulit natin, baka dahil sa ulan may mga fog na. Sana. Grabe. Basang-basa na naman tayo. Biglaan yung pag-ulan. Umaraw tapos biglang... Ang kulit eh, no? Pagkakuha ko ng, ano, ng image. So dito muna tayo kay Eli, the camper van. Yeah, hindi na lang nandyan si Eli. Tila muna tayo. Tumila na rin naman agad ang ulan, kaso ganun pa rin, walang usok na lumalabas mula sa lake, kaya naman bumalik na kami sa Buena Vista Port para sa sunset. Yun nga lang, natatakpan pa rin si Mayon ng mga ulap. Ay, di pa rin siguro tamang panahon.
tayo ngayon. Woohoo! So pagka binalas sa ibang araw, balikan. Ayun. Kunin na natin tong shot na to. Pero bago ang lahat, katulad ng mga naunang video natin, kakain muna bago mag landscape photography. Dito yung ano natin, 12 volts na rice cooker. Then yung tubig natin, yan. Yan, saret na yan. Mga panlinis. Panlinis ng bigas. Diba babe? So yan, sayang muna tayo. 2 cups ng brown rice. 1, 2. Lagyan ng tubig at linisin. Okay, habang nagsasayang tayo, mag-shoot na tayo para mamaya relax-relax na lang tayo pagkatapos. So hindi ko na hihintayin yung sunset dito sa port ng Buena Vista. Mahirap na rin kasi may balak kaming puntahan ngayong hapon, then mag-overnight kami doon. So ayun, gagawin ko ay long exposure. Gagamitin ko tong walkway ng port as foreground ni Mayon. Ganda. So ang ginamit kong shutter speed dito ay 7 minutes. So first shot pa lang to, nakaka 2 minutes pa lang. Para makuha yon, gumamit ako ng isang 10-stop ND filter saka 6-stop ND filter. So tignan natin kung kailangan ko pandagdagan yung 7 minutes na sinet ko dito. Nagpayong na ako kasi sobrang init talaga, tanghaling tapat. Ayan, medyo inahangin-hangin lang. Pero kaya pa naman. So may mga dumadaan ngayon na ulap kay Mayon na sana malusaw dun sa shot natin. Pati na rin tong dagat. Ginawa ko at pinataas ko pa yung clear nung dagat eh. Gusto kong mangyari, magka-contrast yung foreground natin sa dagat. Hopefully, naririnig nyo ako kahit medyo mahangin dito. Nabagsak kasi, nabagsak sa ilog yung microphone ko na mapapanood nyo sa next video. Huwag kakalimutan mag-subscribe. Ring nyo na yung bell para pagka-upload ko, ma-notify kayo. So yun, 3.5 minutes. Tagal pala nung 7 minutes, no? Hindi ko pa na-on yung long exposure noise reduction. So after nito, i-adjust ko siguro yung shutter speed, then ito turn on yung long exposure noise reduction. Pagkabusog na busog kay. Sarap humilata. So yun, maraming salamat sa panonood. Sobrang nagustuhan ko yung susunod na episode. Grabe. Epic. Napaka-epic ng susunod na episode. Hindi na ako magsasalita. So yun. Huwag kakalimutan i-like, mag-comment, at mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. See you in the next episode. Bye! Whee!